paano ba daw yung tamang pagpo-pointing, no? Yung pagpo-pointing po, very important yan, lalo na sa araw na, syempre, araw ng laban na yan, no? Ako kasi, yung ginagawa ko, pang nagpo-pointing ako, syempre, lalo kong derby, ano po, napakaselan po ng pointing, depende kung kako stag. Pagkak po, hindi ganun kaselan pag nagpo-pointing ka sa kak. Dahil ang kak, hindi nag-a-adjust. Ang stag kasi, depende. Kasi kung may aircon, yung kakhouse mo, at mali yung pagpo-pointing mo, magmo-moisture yung manok mo. So, ang tendency niyan, kahit maganda yung gamot mo, mag-o-off yung manok mo. Kasi ang manok kasi, maraming dahilan, maraming cause, bakit nag-o-off ang manok. So, hindi lang dahil baka mali yung schedule lang turok ng gamot mo, baka mamaya mali yung pagkikeeping mo, baka mamaya mali yung pakain mo. So, depende po yun. Maraming dahilan kung bakit nag-o-off ang manok. So, lagi yung tatandaan yan. Basta ako, ang ginagawa ko, pag naka-pointing na yung manok ko, hindi na ako nagbabasa o hindi ako naghihilamos ng manok, hindi ako nagbabasa ng paa. Kasi pwede pa magtubig yung manok, lalo kung derby yan. No, hanggat maaari, dry feeding na ako. Hanggat maaari, yung manok ko, ayaw ko ma-stress. Kaya pinaiinom ko na agad siya ng gamot na anti-stress. Okay, so, ang lagi nyo tatandaan, pag ang kakausting nyo ay aircon, lagi nyo tatandaan, dapat huwag nakatutok yung aircon dun sa folding ninyo. Okay, plus, syempre, dapat maglalagay kayo ng tubig. Okay, lagi nyo tatandaan. Yung mga tips lang ha. Pagdating sa gamot, nasa sa inyo na yan. Kasi ako, may way ako ng gamot na inilalapat ko. Kung anong gamot ang pwede kong ilapat. Ngayon, sa pagpo-pointing, basta ang lagi nyo tatandaan, dapat hindi may stress ang manok ninyo. Okay? At hindi po ako nagbabasa ng manok sa araw ng laban. And syempre, doon pagdating sa pagpapakain, okay, ito, base sa experience ko, di bali na, ng manok mo, ilaban mo ng gutom kaysa busog. Okay? Kasi ang busog, ang gutom, mas magpe-perform niya ng maayos. May solusyon dyan eh. Pero pag ang manok mo busog, ang hirap mag-adjust ng manok. Hindi mag-perform, yung performance niya, hindi ganun kaganda. Okay? Pag ang manok mo, ilalaban mo, let's say, makikita mo yung, lalo ko yung derby, may schedule na yan. Maaga pa lang, may schedule na yan. So, makikita mo na doon, kung anong oras, estimate mo, kung anong oras, yung magiging laban mo. Kasi sa isang oras, ilang fights ba lumalabas? 8, 10, depende sa may palaban. So, estimate mo na, umaga pa lang, kung anong oras ka mapapalaban. Let's say, sa estimate mo, mapapalaban ka ng mga 1 p.m. So, tingnan mo doon kung ilang gramo pa yung pwede mong ipakain. Siyempre, titimbangan mo muna si manok, i-check mo muna. So, doon mo pagbabasihan kung ilang gaano karami yung ipapakain mo doon sa manok mo. Na pagdating naman ng manok mo, baka empty na. Pagdating ng manok mo, eh baka busog pa. So, depende. Okay? So, yun lagi yung iingatan. Yun ang lagi yung tatandaan. Very important yon. Nasa sa inyo kung anong gamot yan. Maraming magagaling na gamot. Maraming magagandang gamot. Okay? So, basta ako, ang ginagawa ko, yung base dun sa experience ko, na maganda naman yung nagiging resulta. Kaya yun yung ina-apply ko. Okay? Kaya nga sinasabi ko, may iba't ibang handler, iba't ibang knowledge, iba't ibang kaalaman. So, as long as yung kaalaman mo, yung experience mo, nagiging maganda ang kinakalabsan, nagiging productive, at nagiging maganda yung score, nag-champion ka, ipagpatuloy mo. Okay, ngayon, dun sa mga handler naman na sa tingin mo, hindi maganda, pangit ang score mo, lagi na lang paglaban. Lagi sasabihin mo, malas, 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 bakit hindi mo subukan na magtanong ka at baka mamaya may mali dun sa ginagawa mo. Okay, kasi ang manok parang tao din yan. Dapat alam mo, pinakikiramdaman mo yung galaw, kilos, yung ugali ng manok. Kasi ang pinakamahirap dyan, yung stag, no? Kumpara dun sa kak. Okay, so ilan lang yan sa mga tips na binibigay ko sa inyo. So maraming salamat po. Kung may mga question po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. God bless po.